Minsan po ba ay naitanong nyo na sa sarili nyo, kaya siguro ko ganito ngayon ay dahil pinarurusahan ako ng Panginoon. Kasi dati, nakapanloko ko, kaya siguro ngayon, pangit ang business ko. Kasi dati, naging unfaithful ako sa partner ko, kaya siguro ngayon, hindi maganda ang love life ko. Kasi siguro dati, nagpalaglag ako. Kaya ngayon, hindi kami magkaroon ng anak ng asawa ko. Kasi siguro dati, nagkabisyo ako, kaya nagkasakit ako. Pinarurusahan ako. Ang Diyos nga ba'y mapagparusa? Well, pwedeng meron tayong point. O isipin ang thought na ito, ang inaakala natin ito, na kaya tayo ganito ngayon, ay dahil ganito tayo noon, pinarurusahan tayo ng Panginoon. Eh, paano naman ma-explain yung mga taong nakakaranas din ng mga ganitong problema at iba pang mga problema na hindi naman nagkaroon ng malaking pagkakasala? Meron siyang hindi naman naloko pero hindi pa rin umaasenso. Meron siyang hindi naman nagpalaglag pero hanggang ngayon wala pa rin anak. Meron siyang naging tapat sa asawa pero niloko ng asawa. Meron siyang naging mabuting anak sa kanyang mga magulang pero hindi nabiyaan ng masunurin at marespetong anak. Bakit sila nagdurusa? So hindi po pwedeng ikonekta sa punto na ang Diyos ay nagpaparusa kapag tayo ay nakararanas sa mga problema. First and foremost, tandaan po natin ha, tayo'y nabubuhay obviously sa mundong ito na hindi perpekto. Kamakailan itong nakaraang linggo ay pinagdiwang po natin ang kapistahan ni Kristo bilang hari ng sanlibutan. Yes, hari na siya kahit ngayon pa lang, kahit noon pa. Hari na siya. Pero obviously, ang kaganapan nito ay hindi pa natin nakikita. Kasi, nandyan pa ang mga mansya ng kasalanan. At yan ay kinakatawan ng mga problema na ating naranasan. Kahirapan, mga pagsubok, mga problema, kamatayan, etc. Kaya kahit tayo magpakabuti o mag-ingat sa mundong ito, makararanas at makararanas tayo ng mga problemang ito. Sapagkat bahagi ito ng buhay natin bilang tao. At bilang tao, hindi lang naman tayo nabubuhay sa mundong ito. Tayo rin ay may emosyon, tayo rin ay may pakiramdam, at higit pa dito, tayo nagmamahal. Paborito kong sabihin, kapag tayo nagmamahal, mas magkakaroon tayo ng problema sapagkat yung problema ng ating minamahal ay aakuin natin bilang ating problema. Remember that. Walang taong nabubuhay sa mundong ito na hindi nakararanas ng problema. Kahit mag-ingat tayo, kahit magpakabuting tao tayo, tatamaan pa rin tayo ng ligaw na bala ng problema kahit iniiwasan o hindi natin ginugusto ito. Yes, ang Panginoon ay mayroong kakayanan na iiwas tayo dito. In fact, sigurado ko, sa maraming mga pagkakataon, iniiwas na niya tayo. Pero sadyang ang buhay natin ay hindi talaga perpekto. Makararanas at makararanas pa rin tayo ng problema dito. But then, tandaan natin, ialaw man ng Panginoon, anumang problema yan, ialaw man niya, sapagkat ang Panginoon ay hari ng sanlibutan, hari siya kahit sa mga hindi magandang sitwasyon na ating naranasan. He is in control even of the bad situation. Tandaan natin, ialaw man niya ang isang problema o hindi magandang sitwasyon, makasisigurado tayo na alam na niya na kakayanin natin at ito ay makabubuti pa rin sa atin. Hindi nga ba tayo ngayon, malawak ang point of view ngayon, matatag ngayon, matibay ang pananampalataya ngayon, mas close ngayon sa Panginoon, mas mabuting asawa, anak, kaibigan, kapatid ngayon dahil sa mga napagtagumpay na nating problema doon sa tulong ng Panginoon. Kaya, tandaan natin yon, ha? Bagamat hindi natin maiwasan ang problema, makaranas man tayo ng problema, in control pa rin siya bilang Kristong haring talaga. Tutulungan niya tayong lampasan ito. In fact, hindi niya pararana sa atin kundi na natin kakayanin. Alam niyang kakayanin natin sa tulong niya and therefore kapag tayo tinulungan niya, makasisigurado tayong ito'y makatutulong pa sa atin. Ngayon, hindi natin dapat isipin na ang mga problemang naranasan natin ay dulot ng pagkakasala. Kasi kung paano kung wala naman tayong pagkakasala? Hindi kaya magtampo tayo sa Panginoon kasi isipin natin na mga problemang ito ay unfair talaga kasi wala naman tayong pagkakasala. Therefore, hindi ibig sabihin wala tayong pagkakasala, hindi na tayo makararanas ng problema. Bahagi ng ating buhay
talaga. Ito ngayon, yung pangalawang punto na po pwedeng mas ikagulat po ninyo. Yung mga nagkakasala at nakararanas ngayon ng problema, personally, hindi rin po ako naniniwala na ito ay parusa lang sa kanila. Po pwedeng ito ay natural na epekto lamang ng kanilang pagkakasala. Nagbisyo sila, kaya nagkasakit sila. Epekto yon ng bisyo nila, ng pagkakasala nila, yung pagkakasakit nila. Nanloko sila, kaya binalikan sila, iloko rin sila, o kaya naging unfaithful siya, nasira ang pamilya. Tama, pupwedeng yung iba naging unfaithful sa kanilang asawa, hindi naman nasira ang pamilya, pero iba-iba kasi ang pamilya. So huwag mong isipin, eh bakit siya hindi naman hiniwalay ng asawa? Magkakaiba ang tao. So huwag mong ipares. Huwag mong itulad. Kasi po pwedeng magkakaiba rin ang epekto. That's it. Hindi ko iniisip na ang mga naranasang problema ng taong nagkakasala ay parusa para sa kanila. Ito'y epekto lamang ng kasalanang ginagawa nila. Na inaalaw din naman ng Panginoon. Again, He is in control. Again, hindi para parusahan, kundi para itama. Para disiplinahin. Ayoko po kasing, hangga't maaari, gamitin yung salitang pagpaparusa. Kasi kapag sinabi nating pagpaparusa, pupwedeng ang emphasis nun ay nandun sa galit nung nagpaparusa, na wala ng pagmamahal kahit katiting na nararamdaman sa kanyang pinarurusahan. Ang layunin ng isang nagpaparusa ay ibaon ang tao sa pagkakasala at huwag nang magbigay ng tsansa. Basta hanggang dun na lamang siya. Pero pag sinabi nating ang Diyos ay nagtatama, nagdidisiplina, nandun yung emphasis sa pagmamahal niya. Nandun yung emphasis sa pagnanais niya na ang nagkasala ay mapagbago pa at makabalik pa sa kanya. Kasi yun naman ang pinapakita sa Biblia. Hindi nga ba't iiwan ng mabuting pastol? Sabi nga niya, ang siyam na po siyam para lamang sa isa. Hindi nga ba't sinasabing mas nagkakaroon ng kagalakan sa langit, hindi para sa siyam na po siyam na matuwid na, kundi para sa isa na nagsisisi at nagbabago mula sa kanyang pagkakasala. Hindi nga ba't yan ang sinasabi? Halimbawa sa Hebrews 12:5-6, ang sabi doon ay ganito, huwag niyong ipapagwalang bahala. Huwag niyong mamasamain ang pagtatama sa inyo ng Diyos. Huwag niyong ikahihina ng loob ang kanyang pagdidisiplina. Sapagkat itinatama niya ang mga anak niya, dinidisiplina niya ang mga minamahal niya. Kaya, hanggat maaari, ayokong gamitin yung salitang pagkaparusa, pagtatama, pagdidisiplina, manapa. That is why, kapag tayo nasaktan, kapag tayo na argabyado, eh alisin nyo na po sa isip ninyo yung pag nagdarasal kayo, eh sana yung ex ninyo, yung naloko sa inyo, yung nangutang sa inyo, na tinakbuhan kayo, yung hindi kayo pinautang, yung nang-api sa inyo, yung anang argabyado sa inyo, yung nang-traitor sa inyo. Alisin nyo na po sa isip nyo na sana parusahan ito ng Diyos. Kasi tandaan po natin, ang hinihingi natin ay masama. Na may masamang mangyari, maadulas sana, malasin sana, malugi sana, magkasira sana ang kanilang pamilya, magkasakit sana. Ang hinihiling natin ay masama sa Diyos na mabuti. At ang hinihiling nating masama sa Diyos na mabuti ay para sa anak din niyang tulad natin. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ay mabuti pareho sa masasama at mabubuti. Bakit? Anak niya tayo pare-pareho. Baka nga, hindi nga, baka nga, sigurado pa nga tayo nagkakasala kapag ganyan ang ating iniisip at ginagawa. Kasi isipin po ninyo, kunyari ikaw ay isang magulang, ano mararamdaman mo kapag meron kang anak na hinihingi sa'yo na magalit ka, tiisin mo, palayasin mo, saktan mo ang kapatid niya, eh anak mo rin itong tulad niya. Hindi nga ba't bilang isang magulang na nanaisin mo ay maitama pa ngayong anak and therefore ma-reconcile pa ito sa iba mong mga anak? Kaya sa mga anak dyan na hinihiling sa magulang na itakwil ang kapatid nila, eh maawa sana kayo. Hindi man sa kapatid ninyong nakagawa ng malaking kasalanan sa inyo, eh sa mga magulang ninyo, sapagkat ang hinihiling mo ay ang itakwil niya, ang anak din niyang minamahal niyang tulad mo. Father,
Kahit sino naman ang nagkasala sa akin, hindi ko naman iniisip na may masamang mangyari sa kanya. Basta ang dasal ko lang, Lord, ikaw na po ang bahala sa kanya. Mas magandang dugtungan natin, Lord, ikaw na po ang bahala sa kanya. Sana makita niya yung kakamali niya. Sana magbago pa siya. Sana makonsensya pa siya. Sana maging mabuting tao na siya. Kasi aminin man natin o sa hindi, minsan yung dasal natin yun, Lord, bahala ka na sa kanya. Nahiya lang tayong dugtungan. Pero ang gusto natin idugtong, Lord, ipaghiganti mo ako. Hindi. And I tell you, mas kalugod-lugod sa ating Ama. Sapagkat kung ang kaligayahan ng mga anak ay yung pagmamahala ng kanilang mga magulang, ang kaligayahan ng ating mga magulang, lalo tigit ng ating pinakamagulang, ay ang pagmamahala natin bilang kanyang mga anak. Nevertheless, huwag natin iisipin na okay lang palang magkasala. Ay, ang Diyos pala ay hindi nagpaparusa. Siya pala ay nagtatama. Okay. Pero tandaan natin, kapag tayo itinatama at ayaw nating patama, sa huli, tatamaan din tayo. Katulad ng sinasabi ngayon sa ating Ebanghelyo, kailan ba sinabi na ito na ang panahon ng pagpaparusa sa bahay ng Jerusalem? Matatandaan natin na iniyakan ni Kristo ang bahay ng Jerusalem. At ang dahilan ay sapagkat sa kahit anong pagpapasensyang binibigay at ginagawa niya, pag-iintindi sa kanila, mga tanda na pinapakita niya sa kanila, ayaw pa rin lang maniwala sa kanya. Ayaw pa rin lang magbagong talaga. Kaya yung mga pagpapasensya, yung mga pangunawa na yan ay umantong na rin sa pagpaparusa. Kasi may hangganan ang lahat. Tama? Pagsasamahin muna ang trigo at ang damo, pero hindi ibig sabihin na po pwede silang magsama habang buhay. Darating din ang panahon ng pag-aani. Tama na may nakikita ka na kahit masama ay pinagpapala, pero darating din ang pagkakataon na ang mabubuti ay talagang pagpapalain at ang mga masama ay talagang paparusahan ng Panginoon natin. Sapagkat ang Panginoon ay Panginoon talaga ng pagmamahal, pero bahagi ng kanyang pagiging mapagmahal ay ang kanyang pagiging makatarungan. Hindi naman po pwedeng nagpakabuting tao ka, tapos napunta ka ng langit, tapos nakita mo yung taong alam mo na walang ginawa, kundi masama sa mundong ito ay nasa langit. Parang hindi yata tama yun. Pero hindi na natin kinakailangan idikta pa sa Panginoon yon. Alam ng Panginoon ang ginagawa niya. Alam niya kung sino ang mabait talaga. Alam niya kung sino ang pinagpapasensyahan niya, inuunawa niya, at itinatama niya, pero ayaw talagang magpatama sa kanya. Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo na may hangganan ng lahat, kahit ang pagtatama ay hahandong sa pagkaparusa kapag hindi nagpatama ang dapat na maging tama sa kanyang mga mata. And once that happens, again, ang pagkaparusa ay hindi pa rin bagay na galing sa Panginoon. Hindi pa rin ito bagay na ginugusto ng Panginoon. Ito pa rin ay ginusto ng taong ayaw sumunod sa kanya. Huwag po sana itong mangyari sa atin, sapagkat kapag nagkagayon ay malaki ang ating pag-iisihan. So much so na wala naman kasi tayong pupwedeng sisihin, kundi ang ating sarili lamang. Inasmuch as ang Diyos sa kanyang pagmamahal ay hindi sa atin magkukulang, magsisisi tayo kapag ang pagmamahal na ito ay ating sinayang. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ng mga taga o nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagat ito ang mga araw ng pagpaparusa. Bilang katuparan ng mga nasa saad sa kasulatan, kawawang nagdadalan tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda ng mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ukong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at ipapangkatulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan.
Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, mag-alak kayo sapagkat malapit na ang pagligtas sa inyo.